Patay ang isang lalaking sangkot umano sa droga matapos tumakas habang inihahain sa kanya ng mga pulis ang search warrant. Giit ng pulis na sugatan sa engkwentro na unang magpaputok ang lalaki. Samantala, pito naman ang arestado habang nasabat din ng ilang drug paraphernalia sa isinagawang raid ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency. May report si John Consulta. Arestado sa bypass operation ang dalawang tricycle driver na sakot di umano sa droga sa barangay Bagbag, Quezon City. Naaktuhan pa umano ang isa sa mga tricycle driver na si Carlito Tirado na umi-score ng droga. Agad siyang inaresto kasabay ng umano'y tulak ang droga na si Victor Bilaro. Narecover ang apat na plastic na may labang pinag-ihinalaang shabu na nagkakahalaga raw ng mahigit 10,000 piso at cash na galing sa pinagbentahan ng droga. Ilang armas din ang nakuha ng pulisya na ginagamit na ng mga suspects sa pagdinakaw. Baka may mga nakakilala dyan dun sa dalawa na na-hold up ng dalawa. Mas madali nyo nang mapuntahan yung tao. Nakakulong na rito sa amin sa Station 4. Aminado ang dalawa na gumagamit sila ng droga, pero hindi raw sila nagtutulak. Walang po ako. Nangyari, tatanggihan mo mga kumisto. Gagalit mo sila. Kanilang hapon, sumalalim na sila sa inquest proceedings. Sa Venezuela City naman, patay ang isang hininalang tulak ng droga matapos di umanong makainkwentro ang mga pulis. Sugatan din sa inkwentro si PO3 Ronald Santillan. Ayon sa polis, isinisilbin nila ang search warrant nang biglang tumakbo at nagtago sa bahay na ito ang suspect. Dito na lang siya nagpaputok ng baril. Pagkaganyan kasing encounter, talagang maximum tolerance yung mga polis natin. Hindi naman puputok yan kung hindi nagpapaputok yung suspect. So dito, based sa information na sinabi sa atin, nagpaputok ng una yung suspect. Inamin naman ang pinsan ng suspect, tulak nga siya ng droga, pero hindi raw totoong meron itong baril. Ang sabi ko nung isang polis anuin lang daw po, kakausapin lang daw ho, pero may hawak daw yung baril yung kuya ko, wala naman yung hawak na baril yun. Kakausapin, pero ang unang tama ho nila, dibdib pa rin. Wala akong pambili ng baril yun, pagkain nga ho, wala eh. Sa Valenzuela City pa rin, hindi makapaniwala babaeng ito sa sinapit ng kanyang live-in partner na si Josiah Vargas na pinagbabaril ang di umano'y mga lalaking nakasuot ng itim. Hindi ko pumatandaan yung mga mukha nila pero mga nakaitim po sila. Pero ayon sa Valenzuela Police, hindi mga nakaitim na damit kundi mga naka-uniform ng Police Valenzuela ang kumausap kay Vargas. Baka namalikmata lang sila dahil sa gabi naka-uniform yung police natin nung nagpunta sila rito. Nagtungo raw doon ang mga polis para arestuin si Vargas dahil hindi sumipot sa hearing ng kanyang drug case. Yung hindi na siya umatin ng hearing kaya nagka-warrant siya regarding sa drug cases na 9165, RA9165. Pero sa halip daw na kusang sumama sa mga otoridad ay nanlaban si Vargas. Ano magkakabarin yun? Pagkain niya, wala ka. Isinugot ng mga polis sa Valenzuela Medical Center si Vargas matapos itong mabarin, ngunit binawian na rito ng buhay. Pito naman ang arestado sa sinagawang raid ng PDEA sa barangay Putatan sa Muntinlupa. Ang isa sa mga naaresto, galit sa ginawang pagdampot sa kanya. Sa halip daw kasi na anak niya ang arestuhin, siya ang dinampot ng PDEA. Tagal na po. Ano? Na ipakulong mo yun dahil malikot ang kamay. Pero hindi ko alam na nagsasabu. Eh kayo, gamit ko ba kay Mason, kuya? Nangalino? Sabu ho. May abang ko, di ko kilala ho yung sabu. Kasama rin ni Raid ang residential area naman sa kabila ng riles kung saan nakuha ang ilang drug paraphernalia. Talamak talaga ang dito. Walang ang gusto magsalita dito eh. Meron naman kasi tayong provision sa batas na pag talagang may indicator na gumagamit sila ng illegal na droga, eh pwede natin silang ipetisyon sa korte para mag-rehab. John Consulta, GMA News.